What? Yan. Alam mo, sakto-sakto itong segment natin today dahil ngayong araw po na ito, nako, ang laki ng ano eh, oil price hike natin, 4 pesos sa diesel, 50 centavos sa gas. Pero yung patuloy nga na presyo ng gasolina, dahilan para sa isang Pinoy inventor at innovator para hindi tumigil o magpreno sa paglikha ng mga masasakyan na hindi po kailangan ng gasolina. Ayan, tingnan natin. Ayan siya. May bago siyang ibibida ngayong umaga. This morning, makakasama po natin si Ernest Menjola. Nakilala ko na ito dati. Mas kilala bilang si Kix. Kix? Good morning, good morning. Welcome back sa Unang Hirit. May bago na naman tayong innovation. May bago na naman tayong creation. Nakilala ka, Kix, sa paglikha ng flying drone. Yes. Na na-feature din natin dati sa Unang Hirit. Pwedeng sakyan ng tao, pero ito ngayon, meron kang motor. Pero walang gasolina ang kailangan. Yes, so, tell me about this new project of yours. Ano ba yung ano nito? Basically po, yung concept na to, ano siya, nag-umpisa siya nung nag-pandemic, nag-aanap ako ng e-bike na long range. Okay. Kasi madaming e-bike sa market, pero lahat sila parang 50 kilometers. Oo, ganun lang. So, nung hindi po ako makahanap, nagtry akong gumawa. And with my knowledge with batteries and designing, so, ito pong design na to, ano po to, first locally made e-bike o e-moto sa Philippines. Patented po siya sa akin. Okay. Salamat po sa DOST, tinulungan nila tayo. Tapos, I'm using aircraft grade aluminum sa frame. Actually, magaan nga siya. Tsaka nakikita ko, mountain bike parts. Ha? Yes, so, gumawa po ako ng mga, ginamit ko yung mga accessible na parts para, para madali siyang palitan o i-custom, nasa sayo na. Ang range po natin, umaabot tayo ng 180 to 200 kilometers per charge. Para lang ma-imagine ng mga kapuso natin, that's more or less balikan po ng North Luzon Expressway. Yes po. From Quezon City, tama? Yes, no, yung distansya natin. So malayo-layo na siya. Tapos, naramdaman ko, matulin siya. Anong top speed nito? Yes. Nakaset po siya sa 50, lahat ng mga starting model namin. Pero meron kami mga model na umaabot ng 85-90 kph. Oh, pero how does it work? Of course, di baterya siya? Yes, rechargeable. Yes, rechargeable siya. And ginawa namin yung charging niya, nandito lang sa bag. Okay. So maliit lang yung charger. Tapos pwede mo siyang isaksak sa any 220 outlet. Gaano katagal yung charging? Sa fast charging, pwede siyang i-charge ng 3 hours lang. Okay. Sa full charge, sa slow charge, which is yun yung nire-recommend namin lagi para maalagaan yung baterya. 6 hours yun. So, tested mo na to, ha? Tested mo na, nakalayo ka na. Yes. So, ang ginawa po namin, para mapakita namin yung range, linag ko po siya. So, meron kami mga vlog na umaakit ako from Cubao to Tagaytay. Okay. Pagdating sa Tagaytay. On one full charge? Opo. Okay. Hindi, balikan pa po. Ah, balikan. Yes. Pagdating sa Tagaytay, papakita ako yung capacity ng battery na, oh guys, ito pa yung battery natin. I-ride pa namin pabalik. Sige. Bago tayo mag-ride, sa mga interesado, paano nila, how do they find out more about this ano, this creation? So, may page po ako, Sir Kix. Kix is KYXZ. Ayan. Makikita nyo po lahat ng mga invention, innovation ko dyan. Alright. So, meron din tayong electric car, na parang bike car ang dating. Meron tayong, of course, the hoverboard. Alright. Tapos, mga iba't ibang klaseng drones. It's fun. At matulin siya, ha? Try na natin. Tara. Sir, ride tayo. Bye! Woohoo!